Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Ang karanasang matutunghayan nyo ngayon ay ang naranasan ng aking tiyo. Tawagin natin siya sa pangalang Tiyo Lando. Kapatid siya ng aking tatay. Nitong mga panahong ito ay nakatira siya sa isang bundok kasama ang kanyang kasintahan at ang tatay nito. Balidayo lamang doon si tiyo. Subalit ang inaasam-asam niyang katahimikan ay napalita ng kaguluhan. Si Tiyo Lando ay isang masipag na tao. Lahat ay gagawin niya upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang kasintahan na tawagin nating Rosa. Sinuko niyang lahat at kahit pagbisita o pagpunta sa bahay namin ay minsan na lang niyang nagagawa. Isang hapon. Nandito na ako. Anong ulam natin? Tanong niya nang makarating ito sa kanilang bahay. Wala pa tayong ulam. Ikaw ang hinihintay namin. Meron ka bang pambili dyan? Tanong ng tatay ng kanyang asawa na tawagin nating Mang Kaloy. Eh tay, di ba meron po akong binigay na pera sa inyo kaninang tanghali? Eh yun po sanang ipambili niyo ng ulam. Nasaan po si Rosa? Nandun sa bahay ng kanyang kababata. Wala na akong pera dito. Pinangbili ko na ng alak. Ano pong ginagawa niya doon? Napag-usapan na namin ang tungkol dito. Eh hindi ko alam. Puntaan mo na lang para malaman mo. Ay nako. O sige. O heto po. Pambili ng ulam. Sagot ni Tiyo Lando, sabay abot ng pera kay Mang Kaloy. Noon pa man ay hindi na gusto ng aming lolo ang kanyang pag-uugali. Mabigat ang nararamdaman niya sa magamang ito. Pero nang dahil mahal ni Tiyo Lando ang kanyang kasintahan, ay hindi na ito nangialam pa. Maya-maya pa ay tumungo si Tiyo Lando sa bahay na kung saan naroroon si Rosa. At sa pagdating niya doon ay nakita niya itong nakaupo kasamang ilan sa kanilang mga kabaryo. Nagsusugal ang mga ito. Matagal nang nagtitimpi si Tiyo Lando kay Rosa. Kaya naman sa mga sandaling ito ay nag-uumapaw na ang kanyang galit. Pag ayaw mo pang huminto, itataob ko yung mesa. Nagulat naman si Rosa nang makita si Tiyo Lando. Tumayo ito at lumapit sa kanya pero siya pang galit. Nagwala ito at kanyang pinagtatapon ng mga bara sa mukha ni Tiyo Lando. At sa huli, siya pang inawat at pinakalma. Pasensya ka na mahal. Nadala lang ako sa emosyon ko. Di pa pinag-usapan na natin ang tungkol dito? Akala ko ba matagal ka nang huminto? Nasasayang yung pagod ko araw-araw. Napupunta lang sa sugal na yan. Hindi ka ba naaawa sa akin? Mahina ang sabi ni Tiyo Lando kay Rosa, pero hindi man lang sumagot ang babae. Naglakad ito ng padabog pa uwi sa kanilang bahay. Hinabol naman siya ni Tiyo Lando at sa pagdating nila doon ay nagwala pa ito. Anong ginawa mo sa anak ko? Sinaktan mo ba siya? Ha? Tay, hindi po. Pinagsabihan ko lang naman siya kasi patuloy pa rin sa pagsusugal. Sagot ni Tiyo Lando. Sa mga sandaling ito'y lumalabas na kinukonsinti ni Mang Kaloy ang kanyang anak. Si Tiyo Lando pa ang kanyang pinagalitan at nang dahil dito, lumabas ng bahay si Tiyo Lando
at naglakad-lakad sa kanilang baryo. Gusto niyang lumanghap ng sariwang hangin sapagkat napagtanto na niya na para na siyang alipin ng mga ito. Nang marating niya ang isang masukal na bahagi, ay agad siyang umupo sa gilid ng isang puno. Doon ay umiyak ito nang dahil mabigat na ang kanyang nararamdaman. Ginawa kong lahat sa kanya, pero paulit-ulit na lang itong nangyayari. At bakit ganun naman si Tatay Kaloy? Kinukonsinti niya si Rosa, kahit na alam naman niyang mali. Hindi naman ako nagkulang ha, pero parang pinagsasamantalahan na ako. Alam kasi siguro niyang mahal na mahal ko siya. Kahit nga pamilya ko ay hindi ko na pinupuntahan. Sana nakinig na lang ako kay Tatay. Sabi na lamang niya sa kanyang sarili. Bukas na bukas ay aalis na ako dito. Ihiwalayan ko si Rosa. Ilang taon ako nagtiis. Ayaw ko sa ganitong buhay. Kawawang magiging anak namin. Pagkatapos niyang umiyak ay agad niyang pinahiran ang kanyang mga luha at nagsimula itong maglakad pabalik sa kanilang bahay na tila ba isang matatag na lalaki. At nang makarating siya doon ay nakita niyang basag na ang kanilang mga pinggan at narinig niyang umiiyak si Rosa habang nagsasalita. Sinabihan siya nito na hindi na maibabalik ang nangyari. Napahiya daw ito sa harap ng kanilang mga kabaryo. Pero ni isang beses ay hindi nagreklamo si Tio Lando sa kanya pagdating sa ganitong sitwasyon. Halos araw-araw siyang pinapahiya ni Rosa. Pero ang lahat ng ito ay kanyang tiniis. Ayoko na magsalita, Rosa. Kasi alam kong ako pa rin ang mali sa uli. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Ayoko na ng ganitong buhay. Paulit-ulit na lang nangyayari. Sabi ni Tio Lando. Ang kapal naman ng mukha mo. Ilang taon kang tumira dito? Tama po, Tay. Pero hindi ako nagkulang sa inyo. Kahit yung pinakahuling salapi na meron ako, binibigay ko pa rin. Lalo na sa bisyo mo. Ako yung naaabuso dito. Matapang na sagot ni Tio Lando. Agad naman siyang tinuro ni Mang Kaloy at nagbanta ito sa kanya. Hindi naman nagpatinag si Tio Lando. Niligpit niya ang kanyang mga gamit at hindi man lang ito pinigilan ni Rosa. Pagkatapos niyang magligpit ay naglakad ito palabas ng bahay. Hanggang dito na lang tayo, Rosa. Ayoko na. Pagod na ako. At masasabi ko, na ginampanan ko naman ang pagiging isang lalaki. Pagpapaalam ni Tio Lando. Sumigaw naman ang sumigaw ang babae at nagwala. Pinapabalik niya si Tio pero ni isang beses ay hindi na ito lumingon pa. Tama yung ginagawa mo, Iyo. Umalis ka na dito at umanap ng mas karapat dapat sa iyo. Sabi ng isang matanda na nadaanan ni Tio Lando. Tumango na lamang ito at nagpaalam sa matanda. At sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay narinig niyang sumigaw si Mang Kaloy. Pero hindi na lamang niya ito pinansin. Parang siya pang napahiya sa mga sandaling ito sapagkat ang mga taong kanyang nadadaanan ay napapatingin sa kanya. Pero alam naman niya sa kanyang sarili na wala itong ginawang mali sa buong pananatili niya doon. Ginampanan niya ang pagiging isang asawa kahit na hindi pa naman sila kasal ni Rosa. Naging mabait din ito sa kanyang tatay. Napagpasya naman niya na umuwi na lamang sa bahay ni Lolo. Sa pagdating niya doon ay agad itong umiyak. At nang makita ito ni Lolo ay agad siya nitong nilapitan. Anumang oras ay bukas ang bahay para sa iyo. Pinagsabihan na kita noong una pa lang. Pero hindi ka nakinig. Sabi ni Lolo.
Tama po kayo, Tay. Ayaw ko nang bumalik doon kahit kailan. Sagot naman ni Tio Lando. Nandyan po ba ang mga kapatid ko? Gusto ko po silang makita. Maya-maya lang ay nandito ng mga yon. Inutusan ko pang bumili ng tinapay sa bayan. Kasi alam kong darating ka. Sabi ni Lolo sa kanya. Maya-maya pa'y dumating na si Natatay at nagulat ang mga ito kasi nandoon si Tio Lando. Makalipas naman ng ilang araw ay nagsimulang makaramdam ng pangangati si Tio sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Maliban dito ay parang pinapaso ang kanyang mga balat. Dumating din ang mga gabing napapaniginipan niya si Rosa at meron itong binabanta sa kanya. Pero nang dahil sa meron silang pinagsamahan at minahal niya ito ng sobra, inisip niya na mahirap lang talaga kalimutan si Rosa, kaya niya ito napapanaginipan. Tumating itong umaga na nagising siyang mahapdi ang kanyang mga hita. Sa kanyang pagtataka ay kinamot niya ito at nakaramdam siya ng sakit. Kinubad niya ang kanyang damit at nang tignan niya ang kanyang mga hita, ay nanlumo ito sa kanyang nakita. Namumulang mga ito at maraming mga katikate. Pero nung una ay hindi niya sinabi kay Lolo at sa kanyang mga kapatid sapagkat ayaw niyang mapahiya. Tinago na lamang niya ito at tiniis sa kapinahiran ng isang pamahid na lunas din sa mga katikate. Isang madaling araw. Ayoko pang mamatay. Aray, tama na! Pasigaw na sabi ni Tio Lando habang nakapikit ang kanyang mga mata. Nagising naman ang kanyang mga kapatid, kabilang ng aking tatay. Pinagsasampal nila si Tio Lando at nang magising ito, ay binuhat nila patungo sa bintana sapagkat nang hihingalo na ito at nahihirapan sa paghinga. Hoy, anong nangyayari dyan sa inyo? Pasigaw na sabi ni Lolo at nang makapasok ito sa loob ng kwarto ay nanlumo siya sa kanyang nakita sapagat si Tio Lando ay wala ng malay. Ilapag niyo dito si Lando, bilis, at hubarin yung kanyang mga damit. Agad naman nilang hinubad ang mga damit ni Lando sapagkat naliligo ito sa kanyang sariling pawis. Dito na tumambad sa kanila ang tinatago ni Tio Lando. Marami siyang mga pantal sa kanyang mga hita at nang hawakan ito ni Lolo ay naramdaman niyang mainit. Maliban dito ay meron pa silang nakitang mga indikasyon na kinukulam na si Tio Lando. Mga senyalis to ng kulam. Kinukulam ang kapatid niyo. Ano pong gagawin natin? Kunin niyo ang aking mga kagamitan. Dalhin niyo dito. At saka lumabas kayo ng kwarto. Sinunod naman ang magkakapatid ang inuutos ng kanilang tatay. At maya-maya pa, narinig nilang sumigaw si Tio Lando na tila ba nahihirapan sa sobrang sakit. Pero sa mga sandaling ito ay umiiba na ang kanyang boses. Parang sinasaniba nito ng masamang espiritu. Itigil nyo ng pagpapahirap kay Lando. Hindi nyo alam ang kaya kong gawin. Pasigaw na sabi ni Lolo. Tama na! Nasasaktan na ako! Titigil na kami! Sagot ni Lando na nasa garalgal na boses. Alam na nila na sa mga sandaling ito ay hindi na ang kanilang kapatid ang kausap ng kanilang tatay. Gusto man nilang pumasok sa loob para malaman kung anong kalagayan ni Tio Lando ay hindi nila magawa sapagkat sinabihan sila na maghintay na lamang sa labas ng kwarto. Maya-maya pa'y tumahimik si Tio at nagtanong naman ang magkakapatid kung pwede na ba silang pumasok sa loob ng kwarto. Tay,
Pwede na po ba kaming pumasok? Halik kayo dito. Pahiran niyo mga pawis ng inyong kapatid. Meron na akong gagawin sa kabilang kwarto. Pumasok naman ang magkakapatid at ginawa ang utos ng kanilang tatay. Tay, sino mang kumulam kay Lando? Sabihin niyo. Isa lang ang aking pinaghihinalaan. Ang kanyang kasintahan. Baka pinakulam si Lando. Pero hindi naman malakas ang kumulam sa kanya. Kayang-kaya kong ibalik ang kanyang ginawa kay Lando. Tay, wag po. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Wag po kayong tumulad sa kanila. Pasigaw na sabi naman ni Tio Lando. Hindi. Hindi ako makakapayag. Wala silang utang na loob sa iyo. Humanda sila ngayon. Galit na galit ang kanilang tatay sa mga sandaling ito. At nang tumungo na ito sa kabilang kwarto ay alam na ni Lando kung ano ang kanyang gagawin. Tulungan niyo akong makatayo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pigilan natin si tatay. Hindi tayo ganong klaseng tao. Sige na. Pagmamakaawa ni Tio Lando sa kanyang mga kapatid. Tinulungan naman siya ng kanyang mga kapatid at agad silang tumungo sa kwarto ng kanilang tatay. Kinumbinsi ito ni Tio Lando na huwag nang magigante at pinaalala sa kanya na hindi siya ganitong klaseng tao. Tay, nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ka ganong klaseng tao. Sige na tay. Napahinto naman ang kanilang tatay at makalipas ang ilang sandali. Tumingin ito sa mga mata ni Lando. Walang ano-ano ay niyakap niya ito at tumulo ang kanyang mga luha. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang pinakamalambot. Sige, pagbibigyan ko mga yon. Pero kapag meron akong makitang indikasyon na inulit nilang kanilang ginawa, ay hindi na ako magdadalawang isip. Tandaan mo yan, Lando. Sa tingin ko po ay hindi na nila gagawin yon kasi alam na nila na isa kang albularyo. Oh, mabuti at hindi mo sinabi sa kanila na isa akong albularyo. Sinunod mo talaga ang aking mga payo. Oo, tay. Yan kasi ang sabi mo nung nagsisimula ang relasyon namin ni Rosa. Huwag lang silang magkakamali. Yan lang ang masasabi ko. Eh tay, paano naman nila nakulam si Lando? Eh hindi na siya umuwi doon. Meron siguro mga naiwang gamit doon kina Rosa. Ito ang kanilang ginamit upang kulamin si Lando. Tama po kayo tay. Meron pa akong mga naiwang gamit doon. Sige lang. Huwag lang nilang ulit gawin to sa'yo. Tumango naman ang magkakapatid at maya-maya pa. Nakatulog naman si Tio Lando. Alos nawalan ito ng lakas sa kanyang katawan. Kaya hinayaan na lamang siyang makatulog ng kanyang mga kapatid. At kinabukasan, bumalik din naman ang kanyang sigla. Habang lumilipas sa mga araw, ay unti-unting nawala ang mga pantal sa kanyang katawan. Hindi na rin siya nakakaramdam ng pangangati, kaya nakakatulog na siya ng maayos. At ang sabi naman ng kanilang tatay, isa na itong indikasyon na bumalik na sa normal ang lahat. Hindi na muling nagpakita si Tio Lando kay Rosa at Mangkaloy. Nasayang man ang kanyang pagod, nasayang man ang mga araw niya doon sa kanila. Pero ang leksyon na natutunan niya ay daladala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ilang taon lang ang lumipas, ay nakatagpo si Tio Lando ng babaeng karapat-dapat sa kanya at nagkaroon sila ng dalawang magagandang anak. Hanggang dito na lang ang kwento. Maraming salamat, Sir Chris. Meron pa akong paparting na mga kwento.